Magsasagawa na ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyong ibinabato kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ibinahagi naman ni Senador Risa Ontiveros ang ilan sa mga posibleng itanong nila sa pastor. Ang detalye sa ulat ni Daniel Manalastas. Itatakda na sa Senado ang kasunod na pagdinig hinggil sa mga alegasyon kay Pastor Apollo Quiboloy. Paglalahad yan ni Senator Risa Ontiveros na nanguna rin sa investigasyon. Oras na maitakda ang petsa ng pagdinig, susulat na raw si Ontiveros sa korte para masigurong dadalo rin ang religious leader. Sa mga nakalipas sa pagdinig, lumabas ang mababigat na alegasyon kay Quiboloy katulad na lang ng pang-aabuso. Kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Ibinahagi pa ni Ontiveros sa ilan pang inaasahang mauungkat. Pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Tinanong naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung dapat bang pinakita agad ang mukha ni Quiboloy sa mugshot at hindi naka-blurred nung una. Dapat pinakita yung mukha. So people will believe na nahuli na talaga. Baka mamaya, kung anong katawan lang ang nilagay doon, tapos tirakpan na, tapos sasabihin mo, yun na yung nahuli. Fair is fair. Dapat makita ng tao, masatisfy ang tao, siya talaga yung under custody. At kung tatanungin ng DOJ, mas pabor sila na sa PNP Custodial Center, ititine si Quiboloy. Let's say for example, in Camp Crame, where they can ensure his attendance in all of these jurisdictions. So we are beginning discussions with our prosecutors to suggest that and recommend that to the court para hindi naman mahirapan. Ang ilang kongresista naman gustong maklaro ang posibleng naging role ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyo kay Quiboloy. Pati pangalan ni Vice President Sara Duterte at Senator Ronald de la Rosa na dadawit. Wala pang pahayag ang mag-amang Duterte, pero si Senator Bato. Walang masasabi ko lang isa, ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi ay politika. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.